benefits at improvement services at empowerment ng ating mga estudyante. So this is the rationale of our webinars right now. And then, ang main objective natin ngayon is to assist you guys, especially yung mga freshman students, ha, to identify your multiple intelligences, to know as well your best possible learning styles for you to be able to use this as a strategy para magamit niyo ito for your personal coping strategy to deal with your academic adjustments. Tanong, sir, will it improve po ba, sir, significantly yung aking academic adjustments after attending this webinar? Sagot, depende ang sagot ko sa inyo. Depende yan sa magiging attitude natin. And I hope after attending this event, magkaroon tayo ng positive paradigm shift. Yung magsimula ka kahit a little steps or realizations, magkaroon ng change in habit, little by little, then make it consistent and you will realize that those little habits and efforts will give you proper disposition. Yung tanong kasi, yung talino kasi, nariyan na yan eh, innate na yan, mapag-aaralan yan. Pero syempre, when it comes to bad attitude, bad habits, bad study habits, yun, medyo somehow makikurb down natin. And I hope sana magkaroon tayo ng positive paradigm shift after dito. So, this will be our game plan. Ang unang game plan natin ay sisimplihan lang natin yung ating discussion right now para hindi naman sounding like theoretical at classroom yung ating discussion. And then pangalawa, we are going to make this sensible. Sensible in the sense na, oo nga no, yung pang tipong ganun ang maging reaction nyo. And pangatlo, madiscover ninyo yung inyong multiple intelligence or intelligences para yung ating multiple intelligence na meron tayo, ma-match natin yon sa ating possible learning styles para magkaroon kayo ng better adjustment in college. Okay pa po tayo doon sa game plan natin. Thumbs up muna po. Okay, so good, good. And then, thank God, almost 2 years of lockdown, we are now seeing the signs that pandemic is getting about to end. Diba, when pandemic came, lahat ay nag-adjust specifically para sa ating lahat na nasa academe. Teachers nag-adjust sa teaching methodologies and styles. Likewise sa mga students, sa mga staffs, mga officials natin to make our academic policies and platforms all conducive for learning. And then, before the pandemic, we were very free. We have to wake up early, fix your bed, take your morning rituals, eat your breakfast, battle the perennial traffic, and then excited to see your classes, your professors, your crushes. Ang saya din after class, ano? Kasi in between, you can go with your favorite coffee shops and mulling after. Ang saya ng classes, you can freely raise your hand for citation and even on the spot, you can ask questions sa inyong mga professors. During at school, wala kang iintinding household chores, di ba? Pag-uwi mo sa bahay, konting pahinga, kain, washes the dishes, then gawa ng homework. Kaya lang, when pandemic came, during the height of pandemic, we thought homeschooling or online classes are so cool. Kasi nasa bahay lang tayo, di ba? Hindi tayo papasok, hindi tayo gagastos. As months goes by, we realized that homeschooling or online classes are harder than we thought. Ako nga, nung magkaroon kami ng work from home, tuwan-tuwa kami eh. But ako personally, tuwan-tuwa ako. Pero eventually, habang tumatagal, doon ko na-realize yung mga challenges. Nung magkaroon ng pandemic, yung iba sa atin na bigla na we have to adjust yung ating budget. Although wala tayong baon araw-araw, we have to buy gadgets for your online classes. Even buying gadgets are not really part of your immediate family budget, right? O kaya, can you imagine yung nasa high time na pandemic na you stay in front of your gadget for longer time, tsaka sakit sa mata? You feel stressed. If your internet connection is glitching, di ba? Nakaka-stress talaga yon. And then, sa iba, hindi kinda conducive yung kanilang bahay for learning experience. Nandoon yung ingay ng aso, yung kapitbahay, yung mga nag-iiyak ang bata, yung parang feeling mo kapag... Yes. Opo. And then you can turn off. Guys, iwan na yung ating microphone na. Ayan. Okay. And then, nag-turn off muna ako ng microphone na. And then, wala nang boundary pagdating sa pagiging estudyante mo at sa pagiging anak. Kasi
we thought, syempre yung mga nanay naman natin, medyo mga kanyan, may mga boomers pa ba dito ng mga parents o lolas o tata o lolos, lolas na akala nila, porkit nakaharap tayo sa computer, wala tayong ginagawa. Ang hindi nila alam, kumbaga parang, et kung nadidito na yung bigat ng trabaho natin, di ba? Yun, parang utos dito, utos doon, hindi ka mapagreklamo, di ba? And then, yun nga, feeling mo kapag online classes, wala ka namang ginagawa, paupo-upo ka lang. Yun ang ideya ng mga magulang natin, pero hindi nila alam, naku po, ang hirap. So, sabi nga ni Kwan, sabi nga ni Charles Darwin, survival is the game. Congratulations, you have made this so far. You have survived the greatest test of humanity so far. Di ba sabi nga ni Charles Darwin, it is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change. So we now learned that the name of the game are adjustment and adaptation. Nagets yung ibig ko sabihin dito, di ba? Dapat tunayin natin yung theory ni Charles Darwin na dapat the name of the game is to adjust sa ating environment and to adapt. Di ba? Classic example natin dito. Even before time, ang mga tiny insects like grasshoppers, cockroaches, mga ants, mga malanggam, kasabay nila ang dinosaur na nag-exist sa mundo. Pero what happened? Hindi yung mga pinakamalalaking dinosaurs o pinakamalalakas na dinosaurs na nag-survive, but rather yung mga organismo na mayroong capacity na mag-adjust sa kanilang environment. Nagets niyo yung idea natin dito. So, di ba may mga classmates kayo na natakot sila na mag-enroll sa online classes? So, medyo naiwanan talaga sila. Kaya, life must go on. Katulad din sinabi ng mga ng ating mga host kanina na talagang nag-adjust talaga ang lahat. Pero guys, tandaan natin, according to Alvin Toffler, sa kanya naman, resiliency is now the new norm. Kaya, let us learn habits. Yan ang isa-share ko sa inyo later. Ma-unlearn natin yung mga unproductive habits natin and ma-relearn natin yung mga bagay na dapat natin na matutunan. Okay, sabi ni Alvin Toffler, the illiteracy of the 21st century are those who cannot learn, unlearn, and relearn. So, this coming February 14, busy na ba ang lahat? So, meron akong nabasa sa Facebook. Sa February 14, magda-dress code, magko-color coding daw sila. So, may I see on your sa chat box natin kung meron kung kita niyo pa yung chat box natin. May chat box ba tayo sa inyong screen right now? Miss Palacio, meron ba kayong chat box na nakikita sa inyong screen right now? Ah, so far meron. So, nga, guys, isulat nyo nga, i-type nyo nga sa chat box natin kung ano yung color coding shirt na maaari nyo maisuot. Siguro ako ang akin. Sir, wala. Ay, wala. Sayang. Sa tingin ko, ako dito, for a while, gray muna. Gray, single and contented. Okay. Try ko lang to connect sa discussion natin since next week ay Valentine's Day na kung ano raw yung t-shirts na isusuot natin. Basta ako ha, ako gray. Ngayon, since Valentine's Day na next week, try ko lang itong i-connect sa topic natin. Okay? Ano raw ba yung mga reason kung bakit some relationship daw fails to prosper? Sige nga. Tanungin ko nga si Miss Julia. Miss Julia. Sige Miss Julia. Ano mga reason mo bakit may mga certain relationship na nag-fail? Ay, microphone please, Miss Julia. Ay, yan. Sir, okay na po. Yes po. Sir, ako po, I think kaya wala, madami ding relationship na hindi nagpo-prosper.
because of certain differences. Like, kapag, lalo na pag matagal na kayo, kunyari, 6 years na kayo, nung nagkakilala kayo, hindi pa ganun yung preferences ng person. Tapos nung tumanda na siya, nagbago na yung preferences niya, and hindi ka makapag-adjust sa ganun. Edi syempre, ang tendency nun, magbe-break kayo. Kasi, ako, personally, I can't be with someone, na hindi kami pareho ng preferences, lalo na ng principles. Okay, thank you. How about si Presi, tanungin natin si Mr. Presi. Mr. Lawrence. Hala, born single pa naman ako, sir, so hindi ako makarelate. Ay, ganoon. Oh, so parang, pero, ano nga rin yung question nyo, sir? Sasagutin ko yan. Oh, sige. Ano sa tingin mo, bakit ba may mga relationship daw na nag-fail? Coming from me pa yung tanong, ano? Wag na lang kasing mag-jowa. Study first muna, no? Damay-damay tayo dito. Damay-damay tayo. Hindi ka naman walang Valentine's Day. Yan. Commercialismo lang yan. Di ba, Sir Francis? Ang Valentine's Day ay invento ng mga kapitalista. Oo. Bukod sa mga kapitalista, ang Valentine's Day, gawa lang yan ng mga Illuminati. Pero, alam niyo ba yun? Sige, going back to the discussion, bitter na bitter tayo dito. Sige, bukod sa third party, honesty, personality clashes, immaturity, out of love, ano pa ba? Ano pa rin ba yung mga reasons natin? Bakit may mga relationship na nag-fail? Ako naman, sabi nila, ang relationship daw, guys, painggan nyo naman ito ba, seryoso na ako dito. Sabi nila, a relationship fails because we fail to identify and appreciate the love language of our partner. In short, may mga pagkakataon na we are loving them opposite of how they wanted to be loved. Nag-gets niyo ako doon? Ayan. So, minsan daw, nagmamahal daw tayo ng tao na opposite sa kanilang love language. And I think love language naman, familiar naman kayo, di ba? And then, ganun din daw sa academic adjustment din yan. I hope sana nakunik ko siya. And then, ganun din daw yan sa academic adjustment. Before, the sole barometer of our intelligence is only yung IQ. Until such time na si Howard Gardner, he presented his theory of multiple intelligences. According to this theory, ito ha, tandaan nyo lang ito ha, make it simple lang ito. According sa theory ni Howard Gardner, iba't-ibang tao, iba't-ibang personality, iba't-ibang tao, iba't-ibang personality, iba't-iba daw ang ating intelligence or intelligences. May ibang mga tao or estudyante na naturalist, special, musical, etc. etc. So, guys, ha, nakuha nyo naman ito. Hindi lang IQ dapat ang pagbasihan natin ng intelligence ng isang tao. Dahil iba-ibang tao, iba't-ibang personality, iba't-iba ang ating mga dominant intelligences. Ganyan din daw sa academic adjustments. Minsan, nahihirapan tayo sa ACADS because of our poor study habits and time management. And sometimes, we are trying to learn opposite of our learning nature. Nag-gets niyo ako doon? We fail to understand or we fail to identify our innate intelligences or learning styles. So, ito yung ating game or strategy right now. We're going to know your multiple intelligences. By the way, guys, ah, meron tayong dominant intelligence. Pero according to Howard Gardner, itong mga intelligences nito, maaaring ikaw merong isa, dalawa, or higit pang mga multiple intelligences. Gets nyo ako dun, ha? By knowing your multiple intelligence, you will also know your learning styles. In doing so, you can use these learning styles to deal with your academic stressors and adjustments. So, ang gawin natin, guys, ito, aalimin muna natin kung ano ba yung inyong multiple intelligence or intelligences. One time, I am browsing the net and then meron akong nakita rito isang site sa Alberta, Canada. Para silang test na version ng Pilipinas,
And then meron silang multiple intelligence quiz online. So, I wrote an email doon sa author and then sabi ko, pwede ka po bang magamit itong kanilang online MI? And then binigyan naman nila ako ng permission to use it. So guys, ganito ang gagawin natin dito ha. You may take your phone right now and then we are going to take this MI quiz. Okay guys, on your screen, makikita nyo na mayroong QR code here. And then, please, you may take this quiz for a very short 5 minutes. I think mga 5 minutes lang will do. Okay? Kuha nyo ba instruction? Thumbs up muna tayo. On your screen, meron ako ditong QR code. And then, please, pakiscan lang siya. Hello, Miss Janice. You're raising your hand. Okay. Ay, guys, ganito. For those walang scanner na magagamit, ang gagawin ko ngayon ay ipopost ko yung link doon sa channel natin. Doon sa channel natin. Kung saan nakapost yung ating meeting. Okay? Pero for those na meron kayong phone right now, please you can use the bar QR code muna. So, I also thank all of the officers on the page for the honor. Thank you, officers, for the organization. Please help on this page for your effort. Officers, you call me. Guys, para sa mga walang QR code, yung kanilang mga phone or kanilang gadgets, scanner pala, I mean, doon sa channel natin, meron akong pinost doon na link for MI quiz. Okay, let us do this for 5 minutes. And then after 5 minutes, i-screenshot niyo yung result ng inyong quiz. Makong maganda dito, Mr. Lawrence, meron tayong background music, ano? Medyo yung maglagay tayo ng mga chilling music dito. Siguro 2 plays ng dalawang, kuna, dalawang songs sa isang playlist. After nun, balik ulit tayo rito. Gusto niyo yung mga intermission number muna from the student council? May nag-volunteer dito eh.
Hala, sino sir? Si kwa, si Miss Luis. O hindi, joke yun ah. At teka lang, sandali lang po. Ako, biruin niyo ako. Student Council, biruin. May group chat kami ng Student Council. Sana biruin ako ng Student Council, kakanta ako dito. Mag-One Direction ako dito. Pero hindi mo kaya. Hindi mo kaya kumanta ngayon, sir. Ay, hindi kaya. Sandali lang, ha. Teka lang. Wait lang, ha. Para maumay sila. Wait lang, ha. The prison break, the light of freedom on my face, but you weren't thinking, and I was just drinking. Well, he was running after us, I was screaming, go, go, go. But with three of us, honey, it's a sideshow, and a circus ain't a love story. And now we're both sorry, we're both sorry. X marks the spot where we fell apart. He poisoned the well, every man for himself. I knew it from the first, old-fashioned, we were cursed. O, kakanta daw si sir. Going out tonight, changes into something red. Her mother does. Wait lang ha, sandali lang. Inom lang ng tubig. Everything she never had, she's showing off. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Had a cigarette, heart is beating loud, and she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets, it's all that she really wants. After niyan, tapos na tayo, ha. Pinatulang mo talaga yung pag-.
Oh, imagine night changing into something red. Her mother doesn't like the kind of dress. Everything she never had, she's showing off. Driving too fast, moon is in the breaking track. She's heading something that she wants to get. Having no regrets, it's all that she really wants. We're only getting older, baby. And I've been thinking about you, baby. Does it ever drive me crazy? Just hope I understand now. Changes everything that you ever dreamed about. Disappearing when you wake up. But there's nothing we can do. Changing between lights, the lights are running round here. She's waiting, as we hang a cigarette. For this something night, she doesn't want it to stop. Move. After nito ha, I hope sana tapos tayo sa test ha. She's falling, doesn't even know we know you. Having no regrets, it's all that she really wants. We're only getting older, baby. And I've been thinking about you lately. Does it ever drive you crazy? Okay, sige, okay ngayon, Lawrence. Just how fast the night changes. Pakituloy na lang. So, kamusta na yung mga test natin? Okay na ba kayo? Please thumbs up nga kayo kung sino yung tapos na. Okay, so I think majority sa inyo ay tapos na. Sige, please. Proceed na tayo sa presentation ko, please, guys. So, guys, ha, na-achieve na natin, na-launch na natin yung aking singing career dito sa National University Manila. And bukod sa launching my singing career, and nakuha na natin yung ating goal na malaman natin yung inyong mga multiple intelligence or mga multiple intelligences. So, we are going to discuss na yung result ng inyong mga test one by one. Again, i-share ko lang uli yung aking presentation. Sino nagsabi dito ng kanilang number one na multiple intelligence ay visual? Taas nga ng raise hand nga. Taas nga dito yung nagsasabi ng kanilang intelligence is more of visual. Okay, sige. Discuss natin yun ha. So, thank you very much for taking that short multiple intelligence quiz. But reminder that not all psychological tests na makikita nyo online ay dapat yung gamitin personal. Tandaan natin yung mga online quizzes or personality tests must be used by professionals and it must only use for professional and clinical use. Pero syempre, mas mabuti pa rin na consult pa rin yung ating university psychometrician if you would like to know well your personality online. So guys, bago pa natin i-discuss yung multiple intelligence results niyan, check natin dito yung theory ni William Glasser. How do we retain information daw? Sabi niya, most of the learning experience daw na binabasa natin, we retain it 10%. 20% pag nabit natin na didinig natin, 30% kapag nakikita, 50% kapag see and hear, 70% kapag discuss, 80% kapag experience, at kapag ito ay ina-actualize natin, sinashare natin, that is 95%. Mayroon din nagsabi ng similar theory aside from William Glasser. Binanggit din ni Edward Dale sa kanyang cone of experience
na may mga certain percentage of learnings daw tayo na na-acquired through our senses na nakikita natin on screen. Going back to our main idea, again, tas, mag-heart nga kayo dito sa tingin nyo na sabi sa result ng quiz nyo ay kayo ay linguistic or verbal. Check nga natin. Okay, guys. Sige. Pag-usapan natin kayo, ha. Pag-usapan natin kayo. Yung mga matataas sa linguistic intelligence, ang tawag sa inyo ay mga verbal or word smart. Language and words ay inyong mga core strengths. Sila yung mga motivational speakers, mga teachers, pastors, linguistics. Isama na rin natin dito yung mga politicians, tsaka yung mga scammers, yung mga mabubulaklak at masarap, mamatamis magsalita. At yung mga jowa nyo na iniwanan kayo basta-basta. So, at halatang-halatang bitter ako this Valentine's. Guys, seriously, what? Ano ba yung mga before and after natin nung magkaroon tayo ng pandemic sa mga verbal, sa mga word smart or linguistic intelligent people? Before, we can freely or immediately talk or ask with our classmates, seatmates, and we can even ask on the spot our to teachers and professors for any clarification. Pero ngayon, we really need to observe classroom protocols and of turning off our microphone to avoid any distraction, diba? Pero alam niyo ba, sa mga linguistic na mga tao, it is not easy for them to contain such excitement to ask questions. Otherwise, kapag sila hindi agad na-entertain o hindi nakapagtanong, nawawala yung kanilang gana or motivation nila. Usually, ito yung mga naging dilemma ng mga verbal people during the online classes. Nag-gets niyo yung idea na nun, di ba? So, ngayon, ano ba yung dapat natin gawin daw dito? Marami tayong ibang pwedeng magawa dito. Sabi nila, unang technique dito is speak what you are reading. Okay, kung ikaw ay verbal learner, speak when you are reading. Meaning, basahin niyo daw sa bibig, wag lang sa mata, yung inyong binabasa. Sabi nga ng mga empiricists dito, there is nothing in the mind that comes from the senses natin. Kapag ikaw ay you speak, read, 10% ang retention noon. And if you hear your voice, 20%. So, 30% learning chances ang na-experience mo kapag binabasa mo yung iyong, pag binabasa mo with your mouth, yung mga text or books mo or reviewer mo. Gets tayo doon, ha? Yun ang sabi nila sa theory ni William Glasser. Tapos, speak, ask, and clarify. Magsalita, magtanong or mag-clarify kayo sa classroom ninyo kapag may mga bagay na hindi kayo naintindihan. Kasi di ba usually ang mga professors sinatanong, guys, any further questions or clarifications? Kina-clarify na inyong mga professors kung nakuha nyo ba yung lesson. Kapag sa tingin nyo, hindi nyo talaga nagigets siya, magtaas ng kamay. Huwag mahihiyang magtaas ng inyong kamay. Kasi speaking and asking build confidence. Speaking in the form of citation or clarification before the class is already your little achievement. Tandaan niyo, ha, pag kayo nagtanong, nag-recite, yan ay maliit na achievement niyo sa inyong klase, na accomplishment niyo yon. Punahin niyo, ako napuna ko ito during my college days, once na makapag-recite ako or makapagtanong, parang feeling ko, buena mano yung tanong ko sa umaga at sunod-sunod nakakapag-recite ako. Alam mo yung parang feeling ko buong araw ay Bibo Kids ako. Yun ang napuna ko when I was in college. Guys, wag naman kayo, baka sabihin nyo, sir, ayoko po magtanong, ayoko po mag-clarify kasi baka po sabi ng mga classmates ko, nagbibida-bida ako. Tandaan nyo, you are reciting not just to flex what do you know. At do not never mind kung ano may sasabihin ng mga classmates mo. Ang tandaan mo ay nagtatanong ka legitimately for your learning. Kasi sa ating mga Pilipino, no, di ba, minsan nag-smart shaming tayo sa klase. Okay. And then, another thing is, change your game plan. Ano ba yung change of game plan? Kung ikaw ay talker, verbal learner ka, this time around, you listen first. Kung ikaw ay verbal learner for a while during the online classes,
makinig ka muna. Because listening is the beginning of learning. And then take down notes, especially with your questions. And then list those questions and reserve it for Q&A. Don't let the day ends without talking and asking for clarifications. Kasi ang hirap kayong makatulog na, sayang, sana naitanong ko sa akin professor to, sana na-clarify ko. Okay tayo din ha? Okay, pang-apat, you can create or join yung mga proactive group chat and conversation. Guys, ang sinabi ko dito ay proactive conversation. Talk only about ideas or about your lessons o yung mga lesson-related topics nyo and not the lives of other people. Kasi baka nga nag-group chat kayo, eventually, yung group chat nyo, ginawa nyo lang itong ginawa nyo lang martisan ng iba yung mga classmates nyo. Okay? Tandaan nyo yun ha. Again, gumawa kayo ng group chat na kung saan you can freely express your idea. Ako, during my early teaching days, I allowed my students to talk and talk inside the class. Why? Kasi minsan ako, as a teacher before, nagturo rin naman ako sa NU ng social subject, social science subject or national yan. Minsan, pag humihingi ako ng pag nagpapareset ako sa mga estudyante, may mga nakukuha akong mga brilliant ideas from my students na hindi ko ma-imagine na, nice or brilliant idea to ha. I am acknowledging the students. Tapos, yung mga bright ideas na mga estudyante, pinupulot ko, ina-adapt ko, and then gagamitin ko siya sa susunod na klasiko. And usually, ganun naman yung mga professors niyo eh. Yung iba mga professors niyo naman natin. And then, pangalawa, panglima, reward your oral needs after your hard productive day. Ano ba ibig sabihin natin dito na mga oral needs natin dito? Nako, psychoanalytic ako dito. Siguro, probably, yun, ako pag nai-stress ako, nag-video-okay ako, kumakanta ako, just to release my stress. At ginagawa ko yun pag nagre-review ako. And then, ito pa, guys, I hate to do this. What is your ultimate Pinoy breakfast? Tuyo ba with sinangag? Yung champorado ba with tuyo? Lugaw ba na maraming chicken flakes or itlog? Or tocino ba? Na sinangag, na may kamakamatis na yan. Yan. Guys, I hate to bring it sa inyo, pero totoo naman guys, ha? Sa mga oral learner, yung mga word smart din, ha? Malaki rin kasi factors din yung nutrition na kinakain natin, especially sa breakfast. Okay? On the physiological side, yan, anatomy and physiology, favorite subject to ng mga College of Allied Health students. On the physiological side, verbal people are mouth-centered learner as well. Sabi dito, digestum ergo learnum. I eat, therefore I learn. Ano ibig sabihin natin dito? Our nourishment is the fuel of our mind and our body for the day. Kaya breakfast, guys ha, breakfast is the most important meal of the day. Ang quality ng breakfast mo is also the quality of your body fuel to do your daily task. Okay? Nag-gets nyo ako dito ha? So sa amin kasi sa Bulacan, sa mga probinsyanong katulad ko, breakfast is very important because breakfast is the love language of my mother kasi ang love language niya is act of serving na hindi pumapayag ang nanay ko na papasok kami sa school na hindi kami kumakain ng kanin, busog. Kasi guys, punahin niyo to. Mahirap mag-aral, mahirap mag-review kapag ang sikmura natin ay kumakalam. Nag-gets niyo ako doon? Kaya so far,
Naku, baka ma-Donalyn Bartolome ako dito, ha? Ma-Donalyn Bartolome ako dito. Wag naman po sana. Kinumpost ko yung pa niya. Pasalamat tayo, may breakfast pa tayo, di ba? Pasalamat tayo, meron tayong breakfast. At habang may breakfast, kumain tayo. Nag-gets niyo yung ibig ko sabihin dito? Baka ma-Donalyn ako, ha? Okay, ha? Guys, ganito siya. Meron ba kayo narinig before na kasabihan na nakapagpapatali na daw kapag ikaw ay nag-review habang kumakain, especially with mani, yun. Meron akong binasa na article about that. Sabi, may mga certain comfort food daw, like mani, na mayaman sa niacin. Yung niacin is a nutrient na good for our brain. O kaya, eat your comfort food. When you're happy, you are motivated. And therefore, it makes you more productive. Nag-gets niyo ako doon, ha? Okay, expression ko pala, gets. Reminder lang, ha? Eating well at yung dapat yung ating diet must be balanced, not binge. Kasi minsan naman, kapag ikaw ay nag-review, nagsobrang pakabusog ka naman, aantongin ka naman. Kumbaga sabi nila yung mga baboy reflex daw natin. And I hope sana sa mga oral learner, may mga practical tips kayong nakuha dyan. Okay, thumbs up po kung meron po tayong napulot dito. Okay, thank you so much. Ngayon, singa, raise hand naman kayo, guys. Raise hand naman kayo kung sino sa inyo ang number one salt and test nyo ay kinesthetic. Taas nga kamay. Sino dito? Ah, okay, sige, meron nagtaas dito ng kamay, kinesthetic. Ang mga kinesthetic guys, sila ay mga action learner, mga body smart. They learn by doing. Kayong mga kinesthetic learner, kayo ay characterized by constant use of your body to communicate and solve a problem. Kayo ay may mga good sense of body balance, motor coordination, and body stamina. They love actions and movement. And mobility is the game. Halimbawa natin dito, yung mga athletes natin, tsaka yung mga dancers natin. Mayroon akong naging case study dito, isang client ko si SmartShot. Napaka-kwa niya. Siya ay very extrovert, sociable kid, achiever siya, both social at saka academics. When pandemic came, yung first term, na-survive naman niya. Tuwan-tuwa siya, na-survive niya yung first term ng pandemic classes. Kaya lang napunan niya, lumapit siya sa akin na, "Sir, bakit po feeling ko noong pagdating ng second term, medyo nawawala daw yung kanyang gradually losing his motivation and energy para mag-aral." Tandaan natin dito, itong estudyante nito ay isang university athlete. And then after kung makausap siya, after ma-analyze sa SmartShot na, kaya pala itong estudyante nito ay unti-unting nawawala ng drive, ng energy, ng motivation sa kanyang online classes, is that obviously, ito ay action learner kasi siya, kinesthetic. At noong pandemic, nawalan siya ng opportunity for body movements. Nag-gets niyo yung ibig ko sabihin dito? Nung mag-online, nakaharap lang siya sa kanyang computer, he lost track of his usual daily body clock, body rhythm, and physical activities. So, ang ginawa ko, parang ginagawa niya every morning straight from bed, go diretso na sa kanyang laptop without any activities na. Hindi na nga siya naliligo, minsan nag-skip na siya ng breakfast niya, etc. etc. Especially, binanggit ko sa inyo before. Ha? Pero not all, case-to-case basis lang naman to, na yung breakfast, it is not a one-size-fits-all strategy for all. Ha? Again, hindi ang ginawa ko, kinausap ko siya, ano ba yung mga usually ginagawa mo every morning? Sabi niya, pagkagising niya, hindi na siya nakakapag-breakfast, diretso na kagad sa kanyang unit. So, pinarealize sa kanya na para bang physical learners na katulad niya needs body movements. Kasi the more na, sabi ko sa kanya, the more na ikaw ay gumagalaw, the more na you are moving, the more you learn more. So sa mga kinesthetic dyan, dapat ang gawin nyo ay huwag mawawala sa inyo yung mga physical activities.
Actually, may mga practical tips tayo pwede nyo magawa dito eh. Una, sa mga kinesthetic learner, first thing first, picture bed every morning. Kasi yan ang magiging buwan naman mong physical accomplishment mo for today. Do your usual morning routines. Have little but consistent morning exercises. Aminin natin, di ba? Especially sa mga kinesthetic nung magkaroon ng pandemic, mag-online classes. Nasa bahay lang tayo, nakaupo, diretso na every morning from bed, diretso agad tayo sa klase natin. By doing so, you start your day right. Tandaan natin ha, kapag daw tayo ay nagkakaroon ng mga exercises, mga physical routines natin, by doing so, you start your day right. And it cultivates yung mental discipline natin. At actually, yung paglilinis, yung paggagayak nga natin ng ating bed can be a good mindfulness practice. And then, binanggit ko kanina dito na establish a regular routine na kahit most of you, mga freshmen, ay naka-online classes at bihira pa yung inyong face-to-face classes, mag-establish pa rin kayo na parang as usual na parang face-to-face na ang sitwasyon natin at walang pandemic na establish a regular routine. Not just because classes are online, you are going to skip your bath, yung maliligo ka, your breakfast, your daily exercises. Okay? And then, have a balanced life. Pangatlong tip natin dito. Do your old habits that you almost forgotten because of your business or with your studies. Huwag lang puro aral. Minsan, do your passion para ma-recharge ka uli. Ako, during the height of pandemic, kapag medyo nabobored na ako, siyempre lahat naman nakaramdam ng boredom eh. Ang ginagawa ko ay naglilinis ako ng apartment o kaya ay sinusubukan kong umikot muna sa sakali namin sa Bunyos. After nun, balik uli ako. After nun, pakaramdam ko kapag medyo nagalaw yung aking mga joints, yung aking mga muscles, yung aking mga bones, parang pakiramdam ko ay, oops, energetic na uli yung katawan ko. At kapag energetic yung ating katawan, energetic din yung ating isipan. Tandaan natin na, our body and mind work together sila. And then, guys ha, contrary naman ito sa karakter ng mga kinesthetic or mga body learners. Guys, alam ko, sa mga nature nyo ay gumalaw. Pero for a while, take time to rest. Kasi yun ang weakness nyo eh. Magtrabaho, gumalaw, mag-aral. Kinesthetic learners are usually victims of over-fatigue. Hindi na ito yung simpleng pagod lang ha, kundi fatigue. Kaya minsan, may mga bagay tayo na kailangan muna nating itulog, ipahinga. Ipahinga muna nating ating utak, yung ating katawan, para kinabukasan, meron ulit tayong energy para makapag-isip. Grades matter ha, pero kapag compromise na yung overall wellness, especially your mind, your body, and your soul, better take a rest muna tayo. Okay? Tip, napaka-practical tips natin doon. And then, halimbawa, pag may natutunan kayo theoretically o napag-aralan nyo online, sabi dito, number 5 technique natin dito is practice. Practice. Put into action or into exercise what you have learned. It could be from the books or online or sa discussion nyo with your professor. Halimbawa, eventually, kayo ay mga nursing students, yung napag-aralan nyo yung mga basic nursing skills or basic nursing hygiene fundamentals. Subukan nyo magpaligo ng mga baby o kaya mag-provide ng mga oral care, foot care. O kaya bid making. O kaya maghanap. Yung example ko kanina na siisip ko eh. Sir, maghanap kayo ng kwan. Maghanap kayo ng makakateter ninyo. Yun, put that into practice. Corning joke. Hindi na mauulit yun. Okay. Okay, yun. Or, okay ya, guys ha. Tandaan nyo guys ha. Physical activities like exercise may help your body to release yung dopamine o yung tinatawag natin na happy hormone. Itong dopamine o itong happy hormone na ito, it will help you kick
your motivation and drive. Again, ha, sa mga physical o sa mga kinesthetic learner, mas maganda you put what you have learned into practice. Actually, sa Google Office, sa Google Head Office sa US, ang ginagawa nila, they also acknowledge yung mga kinesthetic learner nila. Yung mga office nila, hindi sila nag-office sa mga typical na mga office, na mga table, computer, chairs, ganun-ganun lang, na typical na traditional office. Sa Google, ang ginagawa nila, yung kanilang office ay ginagawa nilang playground. Kasi paniwala sa isang study na nagsasabi na kapag daw tayo ay pag daw ginawa natin na happy yung ating sarili, pag ginawa natin playground yung ating school, hindi man literal na playground, dahil yung playground yung ating school, yung ating office, kasi the more na we play daw, the more we're getting relaxed and happy. At kapag daw tayo is relaxed and happy, the more na we are becoming more creative and productive. Nag-gets niyo yung idea nyo, no? Yung isang office ko dati sa previous school ko, meron akong ergo chair, pero instead of ergo chair, ang ginagamit ko ay yung crunch ball. Yun ang ginagawa ko na upuan. And then student council namin, sa office nila, crunch ball ang upuan nila doon. Para, again, meron, nakaupo siya sa crunch ball, at every time na pupunta doon, nakakapag-exercise sila. So please, I hope sana may natutunan kayo doon, ha, mga kinesthetic learner. Kahit practical tip lang, isa lang makuha nyo, ma-adapt nyo, malaking bagay sa akin yun. How about sa mga spatial or sa mga visual or picture smart learner natin dito? Taas ang kamay. Taas po. Okay. Meron ako dito nakita. In counting, 5. Okay. Anim may humahabol. Pag-usapan naman natin yung mga spatial or visual or picture smart learning. Ang core learning style niya daw ay seeing and watching. Ang mga picture smart people, they learn well by the use of the faculty of their sight through seeing pictures, graphs, images, or watching videos. Visual learners has an accurate perceptions of the visual world. Okay. So, ang pinakamaganda example natin dito, no, yung pag pinanood yung pelikula na Da Vinci Code. So, ano yung mga practical tips natin na pwede natin na mag-suggest sa mga visual learner aside from the traditional learning or study habits na ginagawa natin? Unad, guys, is take down notes. Take down your notes. Guys, I hope matandaan nyo to. Guys, take down notes. Your notes today will be your reviewer for tomorrow. Foundation yan, guys. Ulitin ko, ha. I would like to concentrate on this. Habang inuulit ko siya, inu muna ako sandali. Ulitin ko, ha. Your notes today will be your reviewer for tomorrow. So, gandahan niyo yung notes ninyo para kapag nag-review na kayo, meron na kayong babalikan. Outline your reviewer because it will exercise your mind to think and recall. Para mapabuti yung think and recall ninyo, i-outline niyo yung inyong mga notes. Outline. Tapos, in as much as possible, huwag masyadong wordy. Hanggat maaari, yung exact word lang or term lang. Kasi pag nakita nyo yung term, yung word, di ba, mapupuwersa yung isip natin na mag-recall. And that is a mental exercise para sa lahat. So, taking down notes is very, very basic and yet practical. Kung napag-aralan ko lang to sana nung college ako, kasi nung college ako, guys, ha, poor note takers kasi ako. Hindi ako masyadong nagno-note. Pero visual ako, na kailangan ko pala yun. I hope sana may nakuha kayo dyan, ha. Tapos guys, para sa mga visual learner, ito pwede nyo pang magawa. Make a to-do list. Yung to-do list nyo somehow helps you para magkaroon kayo ng constant visual reminder na
halimbawa, sa loob ng isang araw, isulat niyo dito kung ano yung mga activities o yung mga big pictures na ginagawa ninyo. Guys, kasi minsan, kapag naka-online tayo, may mga pagkakataon kasi na hindi natin alam kung ano yung uunahin natin. So ako, lately, ang ginagawa ko, before the end of the day, inililista ko na sa hapon kung ano ba yung mga big pictures o yung mga target task ko within the day para kinabukasan, alam ko kung ano yung sisimulan ko. So, again, pag gumawa kayo ng mga to-do list ninyo, isulat nyo dito, ano ba yung mga subjects na mayroong kailangan ko nang isubmit o may pinakamaagang deadline para ma-remind ka. At kung mag-bulakbul ka man, bulakbul talagang term ko, napaka-80s and 90s. Kung meron ka mga ibang pagkakabalahan, medyo ma-down mo muna siya. Okay, so far so good pa tayo, ha? And then, napaka-practical lang yun, pero I hope sana malaking bagay rin, maging malaking bagay sa inyo. And then, okay, ilagay niyo yung mga to-do list niyo, ha? Either nasa ibabaw ng inyong table, calendar table niyo, o kaya nasa harapan ng desk niyo. Guys, ito, ha? Napaka-simple, yet very practical. Mag-highlighter kayo. Meron ako nakita, ibang estudyante, buong line ng page na highlights. Ganun ba ang tamang paggamit? If that practice works for that person, let it be. Pero meron akong tinanong, ako isang dating kasama sa work. Believe ko sa bata nito with Ma'am Pao. Kasi tinanong ko si Ma'am Pao, "Ma'am Pao, bakit marami kang estabilo yung pang-highlight?" Sabi niya, "Ay sir, ganito po ang ginagawa ko dito. Meron po akong tatlong kulay. Tapos yung tatlong kulay po nito, meron po siyang iba't ibang gamit. Hindi niya nilalagay yung buong line sa page. Isang kulay, halimbawa, sir, itong red, ginagamit ko to para i-highlights ko yung mga term, yung mga terms or words." Okay, ganoon. Ah, okay. Tapos, bakit, ano naman kulay? Para sa naman itong blue? Sir, itong blue, ginagamit ko to para pag may mga binabasa kong idea or concept sa page na maganda, yun ang ginagamit ko. Ah, okay. Eh, bakit, ano naman po ang gamit ng green? Sabi niya, "Sir, ang green naman, ginagamit ko to para sa mga names, mga dates, tsaka places." Ah, okay. Para sir, sabi niya, "Sir, madali po to. Halimbawa, sa libro, meron ka tinatry na ma-recall ka na words o kaya term na hindi mo, pag nakita mo yung kulay, yun na lang ang titignan mo para hindi mo na padadais, i-skim pa buong page." Okay? Napaka-practical yun, especially kapag ang isang course ay napakaraming terminologies na ginagamit katulad sa Allied Health. Di ba very practical siya? And then, malaking bagay daw yung study area natin, eh. Analyze yung study area. What you're seeing right now ay isang study area ni Albert Einstein after he died. Makita niyo, di ba, ang gulo? Pero it doesn't necessarily mean na kapag magulo ang table, magdudo ang ating isip. Hindi, ah. Again, case-to-case basis ulito, may mga ibang tao, iba-ibang kanilang mga learning styles. Kung makikita nyo sa bahay, ganyan din naman ang table ko. Ngayon, in general circumstances naman, sa circumstances ang ginamit ko, ah, totoo naman na it would be easier and more comfortable if our study or working area is neat and organized, di ba? But again, it depends on the personality of the person. Some are more motivated with tidy room while others don't. Pero guys, di ba, nung mag-pandemic tayo, pag nasa bahay kayo, you should also consider yung study area kasi minsan kitchen is for dining. Kapag nag-aral ka nag-review ka sa dining table, sa kitchen, di ba, ang tendency makita mo yung pagkain, mapapakain ka. Di ba, the detention yun. Pag nasa dining area ka, makikita mo yung mga pagkain, yun nga. Pag nasa sala ka naman, people come and go, mapapausap ka, mapapakunta ka. Tapos, pag nag-review ka naman sa class, sa room mo, di ba ang room is a place to rest? Tendency kapag yung table mo nakaharap sa bed mo, parang pakiramdam mo, talking ka. So, saan ba yung pinaka-best place para mag-review tayo, sir? Yun nga, that would be the challenge for you. Try to analyze your room kung ano ba yung pinakamaganda for you. Halimbawa, ito yung isang suggestion na ideal na study area sa bahay. Pero syempre,
hindi naman talaga tayo lahat ay mga anak ng hindi naman tayo lahat ay yayamanin na ideal yung facilities natin inside the inside your room. Ako, tekniko lang nito, tumatalikod ako sa higaan ko. Huwag kang humarap yung study area mo, huwag humarap sa bintana kasi makikita mo siya, makikita mo sa outside your window, marami kang makikita, divided attention din yun. Pero guys, ah, may nagsasabi na i-consider mo rin daw yung color paint ng iyong room. Kahit yung color, yung harap lang ng iyong study area kasi yung kulay daw ng room natin somehow affects our study mode daw. Ay yung mga vibrant colors like red, orange, yan daw ay nakakapag-stimulate daw na ating learning experience. Totoo naman, obviously naman. Pero kapag daw ang ating room ay madilim, dark color yung pintura, ang na-stimulate daw nito ay yung ating circadian effect. Yung circadian effect natin, ito yung signal sa ating yung homeostasis sa ating utak na kapag madilim or madilim ang nakikita ng ating utak, it signals na gabi na and then mag-release siya ng sleeping hormone sa atin para tayo ay makatulog. Mas lalo siya mag-release ng melatonin yung pala, yung melatonin. So mahalaga rin yung proper lightings na ating room. Guys, sa mga visual learners dito, you can look for some supplemental materials sa YouTube na pwede mo mapanood kung may extra time ka. Tapos nag-research ako for you guys, merong isang YouTube channel about anatomy and physiology ni Dr. Najib. Ako, para ma-verify ko guys ha, sama para ma-verify ko kapag isang channel ay legit, tignan mo yung numbers of followers nila. Kapag maraming followers, and then yun, somehow, it could be a good sign na kaya marami nagpa-follow kasi maganda yung kanyang mga content. Pero hindi ibig sabihin pinili na nakakarami ay okay. So, moving on. Guys, sa mga visual learner, you can use yung mnemonic technique. Halimbawa dito, kapag nahihirapan ka na mag-memorize ng enumeration, ako, visual ako, pero I have a very poor memory. Medyo poor ako sa memory. So, ang ginagawa ko, halimbawa, nung bata pa ako, recitation, science, i-recite daw yung planet, magsimula in order from the sun hanggang sa pinakmalayo, sa Pluto. Ginagawa ko ay tinatak ko, Mang Victor, tingnan niyo yung picture ah, yung Mercury, Venus, Earth, yung first letter, ginawan ko siya ng story. Halimbawa, Mang Victor, Espiritu, mag-jogging sa umaga ng pumayat. Yan ang tinatandaan ko. Medyo nawala si Pluto sa listahan kasi sabi minor planet lang daw siya. Hindi daw siya the usual na planets. Yun. Yun yung pwede natin technique na pwede ninyo magawa sa mga visual learners. So, I hope sana may nakuha kayo ng basic technique lang. How about dito sa auditory naman? Auditory, tas ang kamay. Ay, oh nga pala guys ah, sa mga visual learner like me, ay nako, malaking bagay sa akin kapag ako ay napapunta sa mga exhibit or museum. Kasi pag nakikita ko yung mga exhibit, mas lalo kong naiintindihan yung lesson. Okay? Ako, I could stay the whole day sa National Museum. Tsaka guys, maganda ang National Museum ha. Maganda siya ngayon, actually. So, sino dito ng mga auditory learner dito? O nga pala guys, National Museum, libre. Magandang kwan, February 14. Yun, sige na nga. Kung naghahanap kayo ng place to go, walang budget,
National Museum pwede naman. Kasi na, ay, the new sexy is being smart, ha? So, auditory listening or music smart, asan kamay, ito, may nagtataas na. Ito, marami dito. Oh, mukhang marami, ha? 14 and counting. Ang mga music smart, musical or auditory learner, they learn more from listening. Ears naman ang gamit ninyo. They hear to learn. They like listening. And then they are also good talker. Good listener is a good talker as well. Ah. They prefer to listen rather than to talk. They are natural listener. Naku, kaya ang sarap ng kaibigan kapag wala kang kadate, binasted ka ng jowa mo, pumunta ka sa mga music smart, listen smart, naku, masarap silang kasama. Doon ka magkwento na magkwento kung paano kaya binasted ng jowa mo, ilabas mo yung mga hinanakit mo yan, kahit hanggang alas tres na madaling araw, papakinggan ka ng mga yan. Kasi they are natural listener. Okay? So, pag-usapan naman natin siya sila. Guys, so naalala, may share lang ako sa inyo. Ang tawag dito is Walkman. Basta, nung unang panahon, naabutan ko yan, bata pa ako, Walkman. Patapos, nung mag-early 2000, dumating yung bagong millennial, 2000, dumating yung Discman. Mayroon ako isang classmate sa PUP. Ay, naku, halimutong classmate ko ito. Isa sa mga na-appreciate kong classmate na halimaw, hindi nagre-review pero ang talino niya, guys. Lalaki siya pero crush ko siya kasi matalino siya. Ngayon, guys, ganito siya. Crush ko siya sa pagiging matalino niya. Huwag kayong intrigero diyan, ha. Yan. Meron akong isang classmate. Pupunta siya lang sa likod ng classroom namin. Magsisimula magturo yung teacher namin. Pas yung subject niya is math pa, ha? Ang gagawin ng classmate ko ay pupunta sa likod ng room. Nako, guys, pag nakita niya yung classroom sa PUP, hindi naman pala 5x4 na dipa, kasya doon ang 45 students. So kaya nga kami close ng mga classmates ko doon sa PUP, eh. Ngayon, ang gagawin ng classmate ko, uupo lang yan sa likod ng classroom namin. Pag nagsimula mag-lecture na yung professor ko, bubuksan niya yung kanyang Discman, pas nakikinig siya ng Discman niya. Pero isa open, pas nakapikit lang siya. Minsan, may mga traditional teacher, professor, napapagalitan siya. Oh, Mr. Baldihar, are you not listening to me? Ganun siya kasi may headset nga siya. Hindi po, sir, I'm listening po. Tapos binigyan kami ng on-the-spot na quiz ng professor namin. Kasi nainis nga, na-bad trip nga yung professor ko. Kasi nga, lagi siyang naka-walkman, pilig ng professor, hindi nakikinig. So, nakatingin kami lang sa kanya. Tapos, after ng quiz namin, na-perfect niya yung quiz. Ang galing niya. Kasi, kinwento niya, nasabi niya kasi, kasi po, sir, mas na-stimulate po ako mag-isip kapag meron daw siyang pinapakinggang music. Ah, okay. At it happened, ah. True to life story yun. So, somehow, it works for him na na-stimulate yung kanyang full learning experience kapag siya ay nakikinig. Good thing guys, ha, kaya ito yung ginagawa natin, na alam niya yung kanyang multiple intelligence na siya pala ay auditory learner. At because he knew na siya ay isang auditory learner, ginamit niya yon for his advantage. Okay, so ano daw ba yung mga practical tips natin for that? Practical tips natin dito, know your right space in as much as possible. Look for a conducive study area na less or no noise distraction. Pero guys, some tend to learn more in quiet places sa mga auditory learner. But some are not. Kasi minsan, we are studying in a place. Minsan, tayo ay may mga preferences kasi tayo, eh. At sana, malaman natin yung preferences na yon. Minsan kasi, we are studying in a place inside our homes na, again, ganyan sinabi ko nina, wala ng boundary. Wala ng boundary
for being a student at being a son or a child or ate or kuya for yourself. And then another thing, guys, sa mga auditory learner daw, like me rin as well, like me, read slowly. Kasi guys, kung hindi man tayo auditory, kung hindi man tayo visual, kat malamang auditory, ma-appreciate natin yung binabasa natin. Read slowly, review, and repeat things aloud. Okay? Kapag nagbabasa ka, para sa mga visual learner, binabasa mo yung sinasabi mo. Kasi the more na binabasa mo siya, nadididig mo yung boss mo. Nag-stimulate yung iyong pagiging auditory learner. Okay po tayo doon? And then, guys, ito po na hingi ito. Kung kayo ay mga kuya or ate at may mga bata kayo sa bahay na nanihirapan sa kanilang online classes, gumamit tayo ng mga positive or affirming words. Kasi the more na tayo ay nagbibigay ng mga positive or affirming words sa mga auditory learners, lalo silang namomotivate. Kasi di ba, may mga pagkakataon na, ang bobo-bobo mo, tanga-tanga mo, ganyan. Eh, auditory learner pa yung bata. So, na-affirm na, ay, bobo pala ako, ay, tanga pala ako. So, mas hindi nagiging engaging yung pag-aaral sa kanila. Or another way around, so guys, i-record nyo, after ng klase, pag hindi nyo pa naintindihan yung, hindi mo pa fully na-absorb yung klase, yung lecture, balikan mo yung mga recordings ng klase ninyo. Or guys, ito, isa sa mga tekniko ng college kasi tamad ako magbasa, participate in group discussion. Again, participate in group discussion. Academic discussion, hindi yung buhay ng mga classmates ninyo, yun ang pag-uusapan nyo. Meron kami kasi ginawang strategy ng mga classmates ko. Kasi favorite kong subject yung theory of personalities, kaya ayoko magbasa. So ginawa ko sa mga klase ko, ako leader. O sige, ikaw, basahin mo yung chapter 1. Ikaw, basahin mo yung chapter 2. Ikaw, basahin mo yung chapter 3. Ikaw, basahin mo yung chapter 4. After mong basahin yan, after 2 hours, magkita-kita tayo. I-process natin yan. I am a lazy manager kasi. I am a lazy leader. Dumating yung kaklase ko, si classmate 1. Classmate 1, please paki-narrate nga sa amin kung ano yung natutunan mo. Sir, ganito, Archie, classmates, ito yung nabasa ko sa chapter 1. Blah, 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 blah. Hinighlights na niya. Ah, okay. So, ikaw naman, classmate 2, ano naman ang highlights ng binasa mo? Ikukwento niya hanggang sa 4. Kumbaga, marami kaming four chapters ang babasahin namin. We have only limited times of 3 hours to read. Hindi namin kakayanin yon. Kaya we study smart. Nag-gets niyo yung technique na yon? Yon. Kumbaga, divide and conquer the lesson. Okay. So moving on. Ito guys, may tinatawag na Mozart effect. Ang sabi sa isang study before, bakit Mozart lang? Ilalagay ko sa chat box yung study nito. Kasi yung Mozart effect daw na tinatawag nito, isa itong theory sa psychology na the more na-expose daw yung mga bata sa mga classical music. Guys, the term is classical music katulad na Wolfgang, Amadeus, Mozart, is the more na-stimulate yung ating listening capacity. So, nung makita ko mga allied health, pagdaan ko sa fourth floor, fifth floor, lahat sila naka-headset. Most ang mga classical music ni Mozart ang pinapakinggan ninyo. Pero why not, diba? Kung ikaw ay auditory, wala namang mawawala. So, tasang mga kamay dito ng mga naturalistic learner. Tasang kamay. Naturalistic learner. O tinatawag natin na nature smart. Okay. Merong 5 nagtaas ng kamay. Naturalistic or nature smart, sila yung mga sensitive to the natural world, sa nature. Meron silang ability to see the connections and patterns within the plant and animal kingdom.
Okay. So mas gusto nila ng flora and fauna and the environment. Okay. So ito guys ha, may share ako sa inyo another case study. Mayroon akong isang estudyante from the province of Palawan. Hindi agad siya nakauwi during the lockdown. Noong lockdown 2 years ago, naiwan siya dito sa Sampaloc, naiwan siya dyan sa kanyang condo. Gaya sinabi ko sa inyo before, achiever naman tong batang ito. Performing well siya sa klase. Kaya lang, napunan niya na habang papunta na tayo sa exciting part ng pandemic, she felt that she's losing motivation and inspirations. Dumating sa punto na gustong-gusto na niya talagang umuwi sa Palawan, kaya lang wala siyang magawa. So, ibinigay ko itong MIQ sa kanya. After niya masagutan, sabi ko sa kanya, "Can you please describe your room?" Sabi niya, "Sir, kung ano po yung usual na isang condo room, nandoon yung mga appliances, yung kanyang mga sets, yun po. Buksan mo nga yung pintana, ano nakikita mo?" "Sir, ang pagkakita ko ay condo po, kabilang condo." "Sige nga, tumingin ka nga sa itaas, ano nakikita mo?" "Sir, wala po akong makita, ang nakikita ko po ay condo." "Ah, dahil itong si Janting to, siya ay mataas ang kanyang naturalistic intelligence at siya ay na-confine sa loob ng four walls and corners of her room na wala siya nakikitang green, wala siya nakikitang puno. Ang nakikita lang niya, kanyang room, paglabas sa bintana, condo, hindi nga niya makita ang sky." Sabi ko sa kanya, "Girl, ganito, nakakapag-online shopping ka?" "Yes sir, nakakapag-online shopping po ako. Doon po kami bilhin ng pagkain." "Sige girl, ganito kaya. May I suggest na bili ka ng isang halaman?" "Ay, sige po, sir. Sir, ano pong halaman ang bibilin ko?" Sabi ko, "To make it safe, kahit cactus. So, bumili siya ng cactus. Tapos, in-update ko siya. Tuloy-tuloy yung smart sheet namin. Kinakamusta ko siya. Kasi naboboard siya. Nag-iisa lang sa kanyang condo eh. Tapos, sumunod na araw, ng mga araw, sabi niya, "Ay, sir, bumili ako ng halaman." Tumantuwa pa siya pinakita. "Sir, ito po yung, ano, yung nabili ko, maliit na cactus po, maliit na the bonsai." "Ah, okay, good, cute niya na, ganyan-ganyan." Nung excited siyang ipakita, nakita ko medyo na-uplift yung kanyang soul, yung kanyang spirit. Tapos sumunod na mga araw, "Sir, oh, ito yung mga nabili ko mga halaman." "Hala, naging padami ng padami. At the more na padami ng padami halaman na binibili niya, nakita ko yung vibrant sa kanya mukha, yung energy, yung drive sa kanya, to the point na, 'Sir, yung lobby ko, ang dami kong halaman.'" Yung dating nakilala ko siya na malungkot, na gustong-gusto niya umuwi sa Palawan, all of a sudden, nabuhayan siya ng spirit kasi nagkaroon siya ng connection with nature. Na kahit simpleng halaman lang yan, feeling niya, nasa Palawan na rin siya. Ang tawag natin doon is grounding. Nag-gets niyo yung point ko dito. Guys, kung kayo ay naturalistic intelligence, magkaroon kayo ng me time na to connect with nature. Humanap kayo ng comfort place ninyo na where you can find solace with nature while studying. Ako guys, kapag medyo masakit na yung mata ko sa kaharap ko sa laptop ko, lalabas ako sa lobby ng JMB building. Di ba sa JMB building meron doon puno ng nara? Nakatingin lang ako doon, nire-relax ka lang yung mata ko, and afternoon, recharge na ako, balik na uli ako sa office. Somehow, very practical, pero pwede rin ganun din ang gawin mo yun. O kaya guys ha, kapag ikaw ay nag-aaral ka using your laptop, may, sa YouTube di ba, may mga yung mga Zen music, yung mga huni ng ibon, dagat, subukan mo, baka mali mo, naturalistic intelligence ka na, learner ka na, tapos musical ka pa. I-combine mo yan. Nag-gets nyo ako doon? And then, ako meron, sa Bulacan, meron akong green study area. Noong ako ay bata pa, not so long ago, during my high school days, kapag kami ay nagre-review, alam nyo kung saan kami nagre-review, i-describe ko ha, mga 5 minutes walk lang ito,
from sa bahay namin, pupunta kami sa may Angat River. Nasa, I mean, nasa North Sagay kasi Angat River. Tapos, mayroong isang puno sa Angat, sa ilog namin na nakahapay siya sa ibabaw ng ilog. Ang gagawin namin doon, akat kami sa puno, tapos doon kami magre-review ng mga kaklasiko. And that's the perks, isa sa mga perks ng isang pagiging prom-day, connecting with nature. Or, another way around, ako diba, minsan, diba, minsan makita nyo sa Facebook, kung hindi political, pusa ang post ko. Pusa. Another way around, kung ikaw ay naturalistic intelligence, subukan mo mag-alaga ng hayop. Pero guys, ang pag-aalaga ng hayop ay hindi para sa lahat. Kasi iba, excited lang kasi cute yung pusa, cute yung tuta. Pero paglipas ng panahon, ng araw, malalaman niyo na, ay, ang pag-aalaga pala ng per babies ay hindi lang pala ito kakitan. It takes responsibility, time and effort and attention pala. Iba sa alaga, mas na-stress. Ako, kapag medyo, kung ako, medyo na-stress ako sa paperwork, ang ginagawa ko, nandiyan yung mga pusa ko, nilalaro ko man yung mga pusa ko, sina Amanda, tsaka yung kanyang mga babies, and then, okay na ako doon. Gets na ako doon? Ganun lang sa kasimple. Kapag ikaw ay naturalistic, kung ikaw ay naturalistic learner, try to connect with the environment, with plants, or animals. Okay, and then, malapit na tayong matapos. Let's talk about interpersonal intelligence. Taas ang kamay, interpersonal. Oh, five and counting. Guys, lahat ng personalities ninyo, lahat ng learning styles nyo, dinaanin natin siya. Okay, ang mga interpersonal, yung mga tasa interpersonal, tawag din sa inyo ay people smart. Ang tawag sa kanila, sila ay mga sociable or mga extrovert. People smart people are people-oriented. They have this ability to organize people, group activities, and social relationship. They have a great deal of sensing people's feelings and motives. And I think social learners din sila, yung mga introverts. So, ano ba yung practical tips para sa mga extrovert o yung mga interpersonal learner? What to do? Group study. Guys, meron dito isang support group si Ma'am Jem Canabe. Ang kanyang support group ay WAIS. Ito ay support group ng mga academic scholars natin. Ang ginagawa nila before the periodical examination, nakikita-kita itong support group nito and they review together. Tandaan natin dito, ang mga interpersonal learner or people smart, you are group learner kayo. The more people engaged sa isang learning activities with them, the more they got excited. At kapag sila excited, syempre, happy sila. At the more happy sila, the more yung kanilang learning potential. Or another way, guys, migrate from face-to-face to digital learning. Kasi sabi ng ibang estudyante na nakausap sa smart chat, sir, ang hirap po kasi maipag-establish ng connection with my classmates dahil hindi ko po sila kilala. Nakikita ko lang po sila online. Tapos, hindi pa po sila more engaging compared sa face-to-face. Sabi ko sa kanila, guys, ganito lang siya. Kung nahihirapan ka maipagkilala sa mga classmates mo, as in parang katulad ng face-to-face, kahit isa, dalawa o tatlo, meron ka pa rin connection sa kanila at malaking bagay rin yan. And then, gaya yung sinabi ko, in connection to this, maximize the use of social media for group learning. Pang-apat, expand your connectivity. Pag nasa school kayo, in as much as possible, huwag lang kayong mag-stay sa comfort ng inyong classroom. Mas maganda rin na try to join other organizations, student organization or support group, and then join their advocacies and causes. Tandaan natin, as a group learner, the more kayo na-engage
into public engagement, joining student organizations, the more kayo na-stimulate for learning. Nag-gets siya? Guys, ha? Again, ha? Guys, ha? May mga, kasi akala lang natin, kaya tayo nag-aral, is para matutunan natin yung academics, theories, lesson, etc., etc., etc. Pero merong idamang mga other skills kayong matutunan while in college. Ito yung mga certain life skills. At itong mga life skills nito ay matututunan mo the more na you are engaging with other people or somehow by joining some support groups or organizations. Guys, marami kayong matututunan kapag kayo ay sumasali sa mga organizations. Guys, hapunan niyo to. Sa mga law school, sa mga med school, may mga fraternity sila. May mga fraternity sila, group support sila, na sila ay nagtutulungan sa kanilang mga academics. Nag-gets niyo ibig sabihin nito. Pero guys, ha, pumunta kayo naman sa mga, sabi ko, mga fraternities. Common term ang fraternities, pero wag naman yung mga to the point na, guys, ha, love yourself, ha, love your body to the point na para mapatunayan niyo yung loyalty niyo sa grupo. You don't need naman na saktan niyo inyong mga sarili. Pero guys, ha, again, what I'm trying to say is, humanap kayo ng mga proactive na mga student organizations recognized by the SDAO. Okay? Kapag hindi recognized ng SDAO, I may say na hindi ito monitored ng university. At may mga risk. And then, let's talk about naman sa mga intrapersonal o sa mga self-smart, tasang kamay. Yon last. Okay. 15 and going, guys. Ayan, ang dami. Ha. Surprisingly, ang dami. Ha. Surprisingly. Ang mga intrapersonal learner, mga introvert sila, intra meaning to say, inside, ha, self-understanding. Ha. Intrapersonal learner has this ability to understand oneself, including their thoughts, their peers, and their motivations. And then meron din silang ability to utilize this understanding to make decisions and to communicate it. Okay. So guys, ah, meron lang i-correct, ah. Again, o nga pala i-habol ko lang. Self-smart, sila ay mga independent, introspective, at saka private. Mapupunan natin sa kanila ang mga intrapersonal learner, introvert, contrary to sa mga interpersonal learner. Sila, they prefer to work alone. They prefer to work alone. Kaya minsan ang challenge sa kanila kapag mga group work, ay medyo hirap sila. Kasi parang feeling nila, pag may mga group work, di ba napunan niyo to sa mga classmates niyo, sa research niyo, sa mga capstone niyo na igugroup, meron kayong mga, sorry for the term, ha? Minsan igugroupo kayo eh. Minsan yung mga professors niyo, igugroupo kayo randomly. At randomly, mahiwalay kayo sa kaibigan niyo na tried and tested niyo na. At minsan may magugrupo kayo sa mga buraot. Itong pumuraot nito sa ang dami-daming alam mo yung wala na siyang contribution wala na siyang ambag, siya pa yung pasaway, parang sarap tanggalin sa grupo. May mga ganun reality of life, pa may ganun talaga. Yan, ako, ang dami nagkuhan. Hoy, mga buraots. Guys, ha, pero syempre guys, ha, intindihin natin, ha, iba sa atin, feeling nila, perceive nila, buraot yung kaklase nila kasi not participative. Pero bago mo pa siya makilala, yan ay may mga personal life story. Bakit they are behaving like that? Please, na since kayo naman nasa College of Allied Health, I think sa nursing, medtech, or pharma, di ba? Pag guys nasa Allied Health, nandoon yung term na compassion. Huwag mawala yung compassion and understanding why that particular person is behaving like buraot. Baka yung ideya natin sa pagiging buraot niya, that particular person is just asking or calling for help. Gets niyo ako doon? Please try to exert best possible effort. Nakausapin siya, you try to enter his bubbles para maintindihan siya. Pero on the other hand, again, try to save a soul while you are inside the school.
On the other hand, ha, ay, pero hindi ko sinabi yung intra ay burahot, ha, pinasok ko lang siya. Pero ang mga intrapersonal, masarap silang maging member. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga intrapersonal, sila yung tahimik, pero sila yung mga dedicated sa klase, sa kanilang craft, sa kanilang mga task. Totoo yun, na-experience ko, marami akong mga introvert na classmates, bigyan mo ng trabaho yan, pag binigyan mo sila ng solo, ay, magagawa nila yan. Totoo naman, may mga introvert, bigyan mo sila ng solo task, magagawa nila yan. Pero it could be somehow challenging kapag may kasama sila. Minsan sinasabi nila, sir, pwede po ba ako na lang pong gagawa kasi nung binigyan niyo po ako ng mga members, dumami po sila, pero dumami po sila sa mga dead, mga monkeys on my shoulder. So, again ha, pero guys ha, sa mga introvert dito guys ha, guys, again, hindi natin password na mag-shutdown ng world sa inyong mga groupmates. Kasi sa college, you have to learn the values of collaboration. So, ano ba yung mga what to do natin sa kanila? Respect their space. Learn how to collaborate with them. Guys, ha, sa mga introvert learners, we still have 10 minutes before 12 noon. You stay with quality over quantity of friends. You stay, again, ha, guys, ha, you stay with your quality friends instead of quantity friends. Okay. So, sa logical or smart, sa logical dito, they are number smart. They love numbers, patterns, problem solving, reasoning, sequencing, rational, they love rational scientific thinking, statistics, etc., etc. Albert Einstein is a good example of this. What to do with them? Bigyan niyo sila ng mga tasks na sus na mag-charge sa pagiging solution oriented nila. Be involved sa mga social discourse. Flex their neurons. Ay, guys, nung hawak ko pa yung mga IT students sa CCIT, karamihan sa kanilang mga self-care, maglaro ng mga IT games, Sudoku, yan ang mga chess, yan ang mga laro nila. And then, know your passion. And then, guys, for those sa mga students na nahihirapan sa kanilang mga grades, when we were in college, ang una namin hinahanap before the start of the game, the class, is syllabus. Hanapin niyo yung syllabus para alam niyo by sequence kung ano yung mga lessons or topics to be discussed. And then, we are asking our professor para sa kanilang mga grading system. Okay, guys, siguro for the interest of the time, guys, para hindi kayo mahirapan academically with your subjects, I think pasimplehan ko lang tong yung share ko sa inyo. Find your passion and find your purpose. Kasi guys, kung alam mo yung passion mo, 'di ba yung mga passion natin, ito yung mga ibang gustong-gusto nating ginagawa is the more tayo nagiging mas masaya sa atin sa ginagawa natin. At mas pag masaya tayo sa ating ginagawa, alam natin na mas magiging productive tayo. And then guys, napunta kayo sa College of Allied Health not just because ito yung gusto niyo, ito yung gusto ng parents ninyo, or by accident. Ako, personally, I don't believe in accident eh. I think kaya kayo napunta dyan sa Allied Health kasi meron kayong purpose. And then, hanapin nyo yung purpose ninyo na yan para every time na nadedrain kayo, go back to your purpose kung bakit right from the start, nagsimula kayo sa inyong Allied Health. And with that, thank you very much for listening guys. Ha. Thank you very much. Thank you so much, Sir Archie.
Press, nandyan ka ba? Ayan. Ay, pag wala, pag wala natin si Press. Ay, hindi ako. Ayan, ayan. Ay, palamdam ni sayang. Kakatauli sana ako. So, Press, ano na naman natutunan mo dun sa ano presentation ni Sir? Siyempre, ano, but ang natutunan ko talaga, kung iba-iba tayo ng, you know, yung multiple intelligence, iba-iba rin tayo ng coping mechanism pagdating naman sa, you know, iba't ibang kind of learnings. Ako, feeling ko, hindi ko kasi nasagutan ni eh. Ang tag. Pero feeling ko, ano ko, yung, kasi diba, pag nagme-meeting tayo sa council, kung napapansin niyo yung notes ko, di ba puro drawing, gulo-gulo, ganun-ganun siya. So, nakarelate ako doon sa sinabi ni Sir kanina na take down notes talaga. Yun. Actually, same din ikaw po kami naman ni Lawrence. Kapag nag-review po kami, same lang na nagsusulat kami ng notes kasi mas naaalala po namin kapag ganun. Actually, yung top one ko po na, ano tawag dito? Na learning, na intelligence. Verbal at saka verbal linguistic ganun. At saka yun, no, kapag kapag nagre-review tayo, 'di ba yung notes talaga natin, hindi tayo pwedeng dun lang tayo sa may printed na trans, lagi tayong merong sinusulat talaga ganun para mas matandaan. Sana yung mga freshmen, kung iba sa inyo sa ganon, ituloy nyo yun. Kasi kami minsan nung nag-pandemic, hindi ba kami nung nag-pandemic, tinamad na kami sa ganon halos na magsulat-sulat, umasa kami dun sa printed na transes at hindi talaga naging maganda yung ibang outcome sa amin noon. Kaya sana kung ano yung nakasanayan yung study habit na alam nyong nag-work talaga sa inyo, it's either mag-stick kayo dun or i-explore nyo pa para, you know, mas ma-enhance yung learning nyo, ganon. Ayun, so proceed na tayo. Diba, upon registration, meron dong question if you have any queries or question, tapos sasagutin niyo ni Sir Archie. Yeah, so, hindi bukas yung ano natin ngayon, no, yung chat box natin, pero meron tayong mga questions na nakuha. Joel, punta ka nga sa GC natin. Yung questions natin, Sir, bale, meron kami mga napiling questions doon na galing doon sa registration form. Ah, sige po. Okay. Go, Joel. Take the lead. Ito, sir, yung question. Isasend po namin sa end. Okay, pwedeng, ito po yung question. How do you know if you have... Your first question, how do you know if you have adversity quotient? How do you know if you're an effective decision maker in situations of life? Ay, naku, tama. Yung topic na yan will be answered by the afternoon session with Sir Brinson Franco. Mukhang excited siyang umatenda. Oo, iba yung... I will reserve the question. Baka ibang question siya na nakuha natin. Julia, okay. Ibang question. Yun. Oh, sige, sir. Let's reserve that question sa best speaker natin. Next. Okay. Etong question, sir, why does someone with mental illness needs to have a routine? Come again? Why does someone with mental illness need to have a routine? Routine po. Depende eh, kasi sinabi niya may mental illness. Again, case-to-case basis ito ha. May mga pagkakataon kasi na yung kanyang therapist ay nagbibigay sa kanya ng ibang mga hobbies o ibang mga hobbies or activities para magkaroon siya ng change of environment or para mabigyan siya ng ibang patterns of behavior that would somehow ma-unlearn niya yung mga unproductive behaviors na ginagawa niya. Pero yung sagot ko is very general, case-to-case basis siya, especially kapag yon ang therapy na binigay sa kanya ng kanyang therapist. Thank you, pero sir. Mas maganda kapag meron siyang ganyang concern, pwede niya akong i-PM for smart chat. And then we can discuss it further. Sir, meron pa po, may isa pa. Okay. Galing kay, kung pwede ko sabihin yung pangalan, Bernadette Buelva, what is the best tip you can give
to us in adjusting faster in every new environment? I think kung nahihirapan kayo mag-adjust with the new environment, I think you could back again sa ating multiple intelligences. Kasi tandaan natin na, intelligence is synonymous also with learning, and learning is adjustment. Again, intelligence is learning, and learning is equal to adjustment. Yes. So, ano yan, sayang naman, baka may gustong magtanong. May mga gusto ba magtanong? Raise your hand at papayagan namin kayo mag-on ng microphone. Sino mang may gustong magtanong dyan? Kasi hindi natin ma-access yung chat box daw eh. Or probably in the interest of time, no? Since we time na natin is 11:15 na, isang tanong pa siguro na lang. Or kung wala naman na, we could proceed na lang siguro. Okay po. Pero guys, yung mga nagtanong kanina, yung mga nagtanong, I'll send you a smart chat invitation. And then pag-usapan natin individually or personally yung inyong mga concern. Yung naka-raise hand ba, may tanong or ano to? Nakalimutan nilang magbaba ng kamay. Meron po. So sila, okay lang, go online, okay. On kayo ng mic, tapos tanong niyo si Sir Archie. Yeah, bibigyan namin kayo ng 5 seconds. Okay, feel ko baka nakalimutan lang nila magbaba ng kamay. Pero yun sir, all in all, parang ang mga questions lang dito na nareceive natin ay mga tips kung paano mag-adjust sa new environment. Yun lang talaga yung karamihan ng questions nila so far. Diba, Joel? Yes po sir, halos lahat same lang naman po sila ng question. Ay, oo nga pala, meron ako dito nakita, tanong dito, mga interesting ito. Again, guys, napasintabi lang po ha. Is everything that we experience, whether good or bad, really impacts our mental health every time we encounter it? Or it is just a notion that we connect everything on our mental health aspect? Pero guys, speak of mental health, subukan natin, i-accept nyo, subukan natin, na i-normalize natin yung mental health discussion. Ha? Kaya every now and then, kung mapuponan nyo sa inyong outlook, makaka-receive kayo ng smart chat invitation from us. That is another way around para i-promote natin yung mental health, gawin natin siya na normal. Mas going back to that question, yung ating experiences, good or bad, meron siyang impact sa ating mental health. Magde-debate ako sa usual na in-expect yung sagot dito ha. Yes, life is unfair, but it is fair so long as we have a strong emotional quotient and spiritual quotient. Para bang kapag no matter how unfair life is, no matter what challenges life throws against you, basta ikaw emotionally or spiritually strong, life will go on. Yun yung sagot ko doon. Thank you very much, sir. Oh my God, grabe. Kakadala. Sorry. Ang ganda. Joel? May question ka ba kay Sir Joel? Sir, ano po? Question ko po. Last na. Okay lang po ba? Ay, sige po. Sige po. So, sir, yung ano po, yung isa pang question. Di ba po ang dito, ang learning style naman po nag-change over time? Yes, opo. Yes, guys, again, clarification, additional information pa sa multiple intelligences natin. Probably hindi lang isa ang ating multiple intelligence. Undiscovered lang natin siya na minsan meron pa tayong isa or higit pa. And then, guys, minsan may mga interest tayo or intelligence tayo na minsan pag hindi natin na-discover, hindi natin na-detap, medyo parang nabababa lang siya sa ating subconsciousness, pero in due time lumalabas at nagmamanifest din naman siya. At again, ang learning naman talaga ay meron siyang proseso. Sometimes we learn, sometimes we unlearn, and sometimes
we relearn also. Ayun lang naman, sir. Thank you po for accommodating our questions. We had a great time and we learned so much from you. Sorry. So as a reminder lang pala ha, yung mga ano attendees natin, yung certificates nyo today, makukuha nyo lang kapag nagsagot kayo ng evaluation mamaya. Yes. Yes, Julia. May. Parang may tumawag sa akin. Okay, sige. So, at this point, wait lang, may mga chats. Yeah, okay. So at this point, siguro pwede na tayo mag-proceed sa next. Okay. So, at this point, we want to call on. Ano to? Nagkakagulo sila. Ay, sige, habang pa dyan, na-plug muna ako ha. Guys ha, just in case nga pala yung mga kung sino man sa inyo na interesado and then merong compassion, interest, merong mas mahabang time para mag-adapt ng mga per babies ko. Yan. May mga per babies ako for rehoming. Guys ha, sa pagpili ng cats, hindi naman importante kung yan ay may breed or wala. Ang mga na-rescue kong cats, puspin man yan or may breed, they are equally good, sweet, at saka adorable. Kung alam nyo lang kung ano yung happiness na ibibigay sa akin ng mga cats ko, especially ng mga rescued cats ko. Mas meron akong isang rescued cat, pag natutulog siya, nasa kilikili ko siya, mukha siyang baby. Tapos, dumedede rin siya. Siguro, yun ay fixated siguro siya sa pagdede. Dahil, nung makita ko siya, ganito lang siya. Oh. Akala ko nga hindi siya mabubuhay eh. Parang wala namang mawala sa akin. Inuwi ko siya. Patapos, dinadroplet ko siya hanggang sa, yun, malaki na siya. Siguro ako, again, at this point, may we call on Miss Maria Reyna Rose Digo Matico, our College of Allied Health Dean, to deliver us her closing remarks. Yes, so good afternoon to our students and of course to our speakers. To our speaker rather, Sir Archie. So on behalf of the College of Allied Health, I would like to express our gratitude to all those who made this mental health webinar a success. Foremost, of course, I would like to thank our partner, our Guidance Services Office, headed by our director, Ms. Ansherina Lynn Bautista. Our speaker for this morning session, our very own guidance counselor for the College of Allied Health, Sir Archie Salvador. Thank you, Sir Archie, for giving us your valuable insights in using our own multiple intelligences to ensure effective academic adjustments in our students' college life. Also, I would like to acknowledge, of course, the effort and commitment of our College of Allied Health Student Council through the guidance of their student advisor, Sir Roel Ginto Jr., and of course, our student officers who are here with us to host this webinar, as well as our student organizations of our various departments, nursing, medical technology, and pharmacy. So truly, our college is committed
to develop holistically our future healthcare professionals. You are students. By ensuring the provision of activities that will help you achieve your positive mental health. And finally, to our freshman students who are here with us today, actually, kanina, as I check your attendance, we have a good number of freshman students who attended today. We have 400 plus freshman students. So allow us, your college, to be part of your learning journey. Sabi nga ni Sir Archie, as I listen, you have to find your passion and purpose in life despite a lot of challenges that will come your way. Sabi nga po natin, your course is not an easy course or the program you are enrolled into is not an easy program. But of course, I hope you will be able to use your learning insights today as you are guided to be motivated to continue pursuing your chosen profession. So tandaan niyo po, the College of Allied Health is always here for you, whatever support we can provide you academically or even personally if the faculty will be able to accommodate those support, we are more than willing to help you. So once again, thank you, stay safe, and God bless everyone. Thank you so much, Dean Reyna, for that closing remark. And thank you po for always being supportive sa lahat po ng program ng College of Allied Health. So at this moment, we would like to the spotlight once again to our today's speaker as we are about to award a certificate of appreciation for his time and valuable contribution. May we call on Mr. Lawrence Esperos, the President of the College of Allied Health Student Council, to present the certificate of appreciation to Sir Archie for being our guest speaker for today's event. Okay, so here's the certificate. National University College of Allied Health Guidance Services Office Certificate of Appreciation is hereby awarded to Mr. Archival S. Salvador, RPM, for being the resource speaker at the Student Development Webinar with the topic Acing Academic Adjustments Using Your Multiple Intelligence, given this 8th of February 2023 Okay, so here is your certificate, sir. Thank you very much po. Thank you. Thank you very much, Sir Archie. At this moment, may we request everyone to please turn on their cameras for a photo op. Huwag na kayo mahiya, guys. Open na kayo ng camera. Ayan. Yung mga attendees, pwede kayong magbukas ng cam. Ipo-post namin to sa page. Huwag na kayo mahiya, Jarn. Oh, may ahabol pa ba? 5 seconds para magbukas ng cam. Okay, ready ang mag-screenshot. Okay, 1, 2, 3. Ngiti lang kayo ah, kasi marami atang pages yung i-screenshot. Oh, 1, 2, 3, go. Hayes, ikaw mag-screenshot, Hayes. Baka nakakalimutan mo ha, Hayes. Shoutout sa'yo, Hayes. Kaya mo ba? Hindi po pwedeng ako kasi naka-screenshot ako. Ah, okay. So, sino mag-screenshot pala? Hindi ako mag-screenshot,
Sir Archie, ako na lang po. Ayan. Thank you po. Okay, everyone. 1, 2, 3, smile. Isa pa. One more time. Waki po. 1, 2, 3. Waki. Okay. Thank you, everyone. Thank you so much po. Thank you, Sir Francis. Thank you, everyone. Thank you po. Thank you, Sir Archie, and the guidance team po. Thank you to our student council, Lawrence, for facilitating our morning session. Later again this afternoon. See you. Thank you po. See you po. Okay, so as we end our event, may we encourage everyone to please accomplish the evaluation form. The QR code will be flashed on your screens. That can be scanned. Yung evaluation yung QR code, you can scan that to access the evaluation form. The form will be open until 2 p.m. today, and only those who will submit the form will receive the certificate of participation. So, kahit nag-register kayo, kung hindi naman kayo magsasagot na ngayon yung evaluation form, baka hindi rin kayo makakuha ng certificate, kaya magsagot na kayo ng evaluation. So, please wait for your certificates to be sent on your Outlook until next week. Maasikasuhin namin yan para masend sa inyo. Then, if you have any concerns about your certificates, kung may maling spelling sa pangalan nyo, don't hesitate to message us sa aming Facebook page or mag-reply kayo sa Outlook kung sa namin sinend yung certificate nyo. Yun lang, magsagot kayo ng evaluation, guys. So everyone, it has been a very productive and knowledgeable morning with you all. Once again, this is Lawrence Esperos. And I am Julia Isabel Pico. Thank you so much for spending your morning with us. And finally, to formally end this event, stay with us for a while and join us in singing the NU hymn. Ongoing students, yes. Thank you sa mga sumali, sa mga sumama sa amin ngayong umaga. Goodbye, guys. Ang evaluation, huwag kalimutan. Oo, makikita yung evaluation. Ay, sige, pa-flash nga ulit ngayon ang evaluation kasi may mga naghahanap pa. Hayes, pa-flash pa ng evaluation, may mga naghahanap pa. And ikakalat naman namin yung link, then okay, bibigay ko to sa mga...